Hello guys, gagawa ko ngayon ng coffee jelly dessert. Unahin ko munang gawin yung gulaman. So, meron ako ditong unflavored jelly powder na Mr. Gulaman na kulay black. Ayan. Yung iba na napanood ko sa YouTube, gumagamit sila yung transparent na ganito. Tapos nilalagyan ng kape para magkulay yung kanilang gelatin. But since kulay black naman na to, hindi na ako maglalagay ng kape mismo dito. Tapos yung iba naglalagay ng sugar doon sa mismong gulaman. So, choice nyo yun kung gusto nyo mag-add ng sugar agad-agad sa gulaman nyo. Ako kasi, hindi na ako mag-add. Kasi nga, natatamisan na ako dun sa combination ng Nestle cream at saka ng kondensada. So, pang-balance lang ba ito. At least ito, walang lasa. Yung tamis, manggagaling na mismo dun sa mismong sauce nya o dun sa liquid mixture na gagawin pa natin tomorrow. Kasi nga, kailangan pa nito mag-set. Ayan. So, again, nasa sa inyo yan kung gusto nyong mag-add ng sugar o kung gusto nyong gamitin yung transparent na black gulaman. Tapos, lagyan nyo ng coffee para maging itim yung gulaman nyo. Kaya lang sa akin, feeling ko lang ha, para sa akin, mas less trabaho kung makakahanap kayo ng ganito yung kulay black. Mas maganda siya tingnan. Tapos, mag-add na lang ako ng coffee dun sa mismong sauce nya, dun sa liquid mixture na gagawin natin bukas pa, kasi nga wait pa natin itong mabuo. So, ayan. Follow nyo lang yung instruction sa back. So, may instruction dyan. Then, we need 6 cups of water. And then, we will add the powder. Itong gulaman. Sa water. And then, mix hanggang sa madissolve yung mixture niya. Ayan. Then, stir lang hanggang sa ma-dissolve yung powder kanina. Yan. Feeling ko okay naman na to. Pwede na natin siyang ilagay sa stove. So, ayan. Medyo malakas yung apoy na natin. Yan. Sakto lang. Then, keep stirring lang hanggang sa mag-boil siya. Pag nag-boil siya, pwede nyo na siyang patayin and then, yun, hayaan nyo na lang siyang mag-set. So, ayan guys, malapit na siyang kumulo. Ayan. Tanggalin na rin natin. Hindi ko alam kung ba't niya tinatanggal yan. Ba't sasabi niya tanggalin daw. Ayan, okay na yan. Ay, aapaw. Okay na yan. Kumulo na siya. Tanggalin natin yung bula-bula na. Sino ba na paano sa akin? Yan. Uy, pero mag-dog. Hello. Ano yun ba yun? Nakalimutan ko nag-video pala ako. Wait lang. Ayan. Ayan. Tapos, palamigin lang muna natin yan. Kapag hindi na siya mainit at medyo parang medyo matigas na yung ibabaw, saka natin siya ilalagay sa ref para mag-set talaga siya ng bongga. Malamig na siya, hindi na siya mainit. Kaya ilalagay namin sa ref para mas madali siya mag-set. Takpan lang namin para hindi makontaminate. Ayan. Ayan na pagkansar. So, ito na guys yung gelatin. Next day na to. Kasi, pina-overnight ko muna siya sa ref. So, matigas na yan. Then, kailangan din natin ng condensed milk. Ito, ano to? Yung 300 ml. Basta yung malaking lata. Nestle cream. And then, ano, Kopiko brown na twin pack. So, mas gusto ko sana guys yung Kopiko black eh, na 3-in-1. Kaya lang kasi naubusan na kami kaya ito na lang brown. Kasi yun, mas makapi kasi yun eh. Gusto ko sana yung mas matapang. Pero okay na rin tong brown. Yan, tapos hiyaan ko lang. Ayan, ganito
itsura niya, guys. So, i-trim lang natin to, guys. Hiwa-hiwain lang natin into pieces. Ayan. Alam nyo naman na siguro kung paano mag-hiwa. Ayan. Papakita ko na lang sa inyo yung mga hiniwa ko mamaya na. Kumbaga, puputulin ko na yung clip na yan kasi madali lang naman yung part na paghihiwa. At I'm sure alam nyo naman na kung paano gawin yon. Na guys, yung hiniwa-hiwa ko na gelatin. So next, lalagay na natin tong Nestle cream. Lahatin na natin siya. Tapos itong kondensada, lahatin ko na rin. Lalatin ko na yan guys kasi yung gulaman natin, wala yan tamis eh. Yung tamis natin manggagaling dito sa ating liquid na ingredients. Ayan. So, ayan. Lalagay ko na yung coffee ko brown. Subukan ko muna ng isang sachet, guys, ha. Ito kasi may tamis na rin siya. Kumbaga, makakadagdag din niya ng tamis. So, isa lang muna. Mix lang natin ng maigi. Dito sa camera, hindi siya mukha pang brown yung ano, yung mixture. Pero, pag sa personal guys, ma-brown na siya. Ayan. Tikman ko kung magdadagdag pa ba ako ng isa pa. Tama na sa akin yung isang ano, isang sachet lang. So, ito itatago ko na lang tong isa. Pang-inom ko mamaya ng kape sa hapon. Kasi malasa na siya, lasang kape na talaga siya, guys. So, haluin lang natin siya, i-mix lang natin siya ng maigi. Make sure na natunaw na talaga yung kape. Ayan, haluin lang. Ayan na, guys. Sakto na yung tamis niya. So, pambalance dyan yung ating ano, yung ating gelatin, wala siyang lasa, plain lang. Kaya hindi yan nakakaumay. Kasi pag sobrang tamis, guys, masyado na nakakaumay. Kumbaga may pambalanse. Eh. So, takpan ko lang muna to and then palalamigin lang muna natin siya. Tapos mamaya na natin siya tikman. Ayan, nilagay ko muna siya sa ref. Tapos mamayang gabi na lang namin titikman yung finished product. Ito na, guys. Malamig na siya. Ayan. So, ito try natin kung masarap siya. So, ayan. Tikman natin. Saktong-sakto lang guys yung tamis niya. Hindi masyadong sobrang sobrang tamis yung nakakaumay na. Tama lang yung decision kung wag na lagyan ng asukal yung gelatin. Pero kayo, kung gusto nyo maglagay ng asukal, kung mas type nyo yung sobrang tamis, sige, lagyan nyo. Para sa akin, okay na to. Sarap. Mga mahilig sa kape, sigurado ma-enjoy nyo to, guys. Ayan. Tama lang yung tamis yan, ha? Tama lang na hindi nilagyan yung tamis yung gelatin. Pang ano siya, na pang balance. Ayan, kay mother. Wala siyang kape. Oh, coffee jelly. Sarap ba? Nasang kape? Ano ba este? Ano? Coffee. Coffee ko brown yung ginamit ko. Game over na. Guys, ang problema ni Pangulo.